Kamo natin ihantong at ihatiin si Cristel sa kanyang muling matutunguhan. Ating ipagdasal ang bawat isa sa buong ng ating simbahan, ng ating sambayanan, lalo-lalo na sa ating pamahalaan na ang pagkamatay ni Cristel ay hindi maging bigok at walang kabuhan. Naway, magising tayo lahat sa ating pananagutan at responsibilidad sa bawat isa bilang kapatid sa isang Diyos na nagmamahal sa atin at kumikilos sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na sa may mabubuting gawain. Ang pagkamatay ni Cristel ay isang trahedya na matatawag sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na sa kalagayan ng mga lupa. Kaya bilang isang Kristiyano sa bayanan, ito ay pinahintulutan ng Diyos upang isingin tayo sa ating pagkakristiyano at sa ating pagiging Pilipino. Hindi dapat dahilan na hirapan upang mahinto sa pag-aaral ng isang kabataan, sapagkat ang edukasyon ay isang karapatan at hindi isang pribilehyo. Ang pagbigay ng oportunidad ang lahat ng kabataan na kanilang makita ang kanilang potensyal ay dapat ipagkaloob ng lipunan, lalo-lalo na ng bayan. Naway, magpatuloy natin ang ating kursada sa pag-ibig at katagungan bilang tungo natin sa pagkamatay ng Cristel at pagkabuhay ng sambayanang Pilipino na nagmamalasakit, nagkakaisa at magtutulungan. Ang ating simbahan sa ngalan ng ating Kardinal Chico Tagle ng Cura Parokyo ng ating parokya dito sa Dayuman, Monsignor Mac, ay nagigiramay sa pamilya Tihar. At sa abot ng ating makakaya, ang ahensya ng simbahan na tumutulong sa mga mahihirap ng Caritas Manila ay gagawa ng programa upang hindi maulit kailanman ang trahedya nito. Ito ay tanda at simula ng bagong bukas at pag-asa para sa mga kapatid. Ngayon po ating babasbasan ang ating kapatid na pumana. Mga kapatid, bago natin ihatid sa uling handuman si Cristel, bago po na natin siya ng muling pamamahalang, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw at umasang tayong makikita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng lusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang pamamayanin ay lubos na ligaya at buhay na walang